Magandang araw mga ka-promdi. Pa-like at subscribe na po sa ating channel. Painit tayo ng mantika, pagkatapos maglagay na rin ng sibuyas. Gigisahin lang natin ito saglit. Isusunod naman nating ilagay ang ating bawang. Ayan, pag nag-translucent na yung ating bawang at sibuyas, pwede na nating ilagay yung ating hipon. Lutuin lang natin ito saglit. Pagkatapos, tatanggalin din natin para hindi siya ma-overcook. Pag ganito na yung itsura ng hipon natin, tanggalin lang natin muna siya sa kawali. Set aside lang muna natin siya. Sa parehong kawali, maglagay ulit tayo ng mantika. Dito natin gigisahin yung ating gulay, ang ating sitaw at saka kalabasa. Maglagay na rin tayo ng durog na paminta. Maghintay lang saglit para uminit yung gulay at isunod naman natin ang pangalawang gata natin. Hintayin lang natin ito na kumulo. Kapag kumulo na yung sabaw ng gulay natin, pwede na nating isunod yung ating kakang gata. Yung kakang gata, ito yung unang gata natin, yung unang pinigang gata. Haluin din ito paminsan-minsan. Kapag kumulo na uli yung ating gata, isunod na nating ilagay yung ating naluto kanina na hipon. Dito natin lulutuing mabuti. Pero wag naman yung overcook kasi pangit ang lasa ng hipon na overcook. Parang nadudurog na yung laman niya. So haluin na natin. Hintayin lang natin na maging pula yung shell ng ating hipon. Lagyan pa natin ng konting paminta at konting asin. Pan natin para madaling kumulo at maluto. Ayan, luto na yung ating hipon. Ilagay naman natin yung dahon ng sili. Nalagay na yung sili, takpan natin saglit. Saglit na saglit lang kasi madali lang maluto yung dahon nito. Yan, luto na ang ating ginataang hipon. So, ano pang hinihintay mo? Tara na at kumain na tayo. Kumuha ka na rin ng sawsawan mo, kumuha ka ng sili para mas masarap ang kain natin. Pa-subscribe na rin po sa ating channel mga ka-promdi. Maraming salamat!